Bakit pansit ba to ang naisip mong gawing business? Ito yung isa sa pinagmamalaki naming recipe sa or pagkain sa Bicol. Hello mga kapuhunan, nakikita niyo ba tong pilang to? Hindi po yan pila ng ayuda, kundi pila po ito para matikman ang special pansit bato ni Kuya Mike. Tara, makipila tayo para ma-experience din natin. Hello po, order po ako ng isang special. Isang special. Special, special. Yes. Line in. Eto na. May kilala na natin. Sa creator na trending ng pansit bato walang iba kundi si Kuya Mike. Kuya Mike. Okay, pero syempre importante magmas tayo dahil lapit tayo sa pagkain. Okay. Mike, okay. Paano ba setup dito sa food cart? Bali, ganito lang po siya ang setup natin. Meron tayong sabaw dito. And then, dito po yung kawali natin na kung saan dito natin niluluto ang pansit live cooking sa mga customer. So, isa po yun sa mga nakakapagpa-attract sa customer na ay, nakikita nila yung pagkain nila. At the same time, meron po siya mga toppings na gulay. Yun nga, may mga sahog-sahog. Kaya isa yun sa mga kumbaga nakaka-attract sa ating customer. At the same time, nakikita nila na malinis, pati yung namin tagaluto. Naka-hairnet at naka-mask. Magkakaroon din po tayong hand sleeve para ma-prevent yung mga, yun, talsik na small hair. Ito po yung pinaka-base natin, ang ating sabaw, na kung saan minimaintain natin na palaging mainit. Tsaka anlisop yan. Anlisop po tayo. Kasi yung pansit bato natin, malakas siya mag-absorb ng ano, sabaw. Bakit pansit bato ang naisip mong gawing business? Ito yung isa sa pinaka-pinagmamalaki naming recipe sa or pagkain sa Bicol. Kaya tinawag siyang pansit bato kasi nag-origin po siya sa lugar ng Kamsur, lugar ng bato. Tsaka ito yung kinakain mo mula bata pa lang kayo, di ba? Opo, dito na rin po kami pinuhay ng aming mga magulang. Isa na rin sa naging negosyo nila. Kaya ito ngayon, ikaw naman ang nag-i-feedback. Mike, kwento mo naman sa amin ang experience mo bilang OFW. Nagsimula po ako 2013. Nagsimula ako sa crew sa isang factory kung saan gumagawa po kami ng mga tinapay. Nag 3 years po ako ron, na-promote ako as captain. Actually, lima kami. Yung ibang mga kasama ko nagsiuwi na kasi hindi nila kinaya yung trabaho. Eh ako, talagang sanay sa hirap. Mahirap ang buhay namin sa Pilipinas. Yung tatay ko, pagsasaka, yung nanay ko, nasa bahay lang din. Nag-aalala ng mga kapatid ko. After nung kontrata ko po ron, nag-apply ako sa restaurant. Kung saan nakita naman nila na may background ako bilang leader. Ginawa ko nilang visor. 24. Bisor ka ng 24? Opo, bisor na ako. Pero yung mga kasama ko, ang grabe yung challenges na ginawa, yung naranasan ko. Kasi yung mga kasama ko, especially mga Pilipino, dinadown ako. Kasi nga, bakit ka naging bisor? Ang bata-bata mo pa. At the same time, hindi ka naman nakagraduate. Tinulungan ko yung sarili ko para, sabi ko, hindi lang ko, ayoko, gusto ko pang maging umangat pa. Gusto ko pang may ma-achieve pa. Gusto ko pang maging manager or maging director ng isang kumpanya. Kaya in-enroll ko pa yung sarili ko sa professional training sa Kuwait. Mike, paano ba nagsimula ang Kuya Mike's Pansit Bato? Nag-start po ako nung ano, nakabakasyon ako nung February lang. This year lang po, tinayo ko siya sa loob muna ng market. However, hindi nagtagal siya kasi since OFW po ako, 1 month vacation lang ako. So, sinarado ko ulit. August 8, tinayo ko na naman siya, ay in-execute na naman yung business. Pero hindi na sa loob po ng market. Grabe, ang haba ng pila, tapos mga tao talaga dito gusto mag-dining. Hindi naman kalakihan ng space, kaya talagang makikikain ka, makikisiksik ka para lang ma-experience itong ano, special overloaded pansit bato. Siyempre, titikman muna natin yung sabaw. Masarap. Okay, ano ba yung mga laman nito, Kuya Mike? Meron tayong ano, lechon kawali, siomay, shanghai, chicharong bulaklak, and egg. Boiled egg. Okay, ito ba talaga ang luto? Opo. Ito talaga, pag gusto mo ng overloaded. Opo, yan po yung pinag-pigil. Pero pag basic lang, yung plain na plain. Plain lang siya, bali may sabaw lang siya. Then yung iba, nag-a-add na rin ng dinuguan. Talaga? Opo, nagpapa-add. Okay. Di ba, saan ako magsisimula eh.
Doon ako siyempre sa Sabaw kasi mahilig po ako sa Sabaw. Mainit sa Sabaw. Ang lusog pa. Mas lalong sasarap po yan kung lalagyan ng konting suka, chili sauce, sa manghang, bawang. Sarap. Pwede mag-take out? Pwede, pwede po. Ano ang tamang pagluto ng pancit pa? Actually, marami siyang ano, iba-ibang klase ng pagluto. Yung ibang kamag-anak ko nilalagyan nila ng pechay, sardinas. May sabaw lang talaga siya. Mm-hmm. Ang tarap? Ma'am Angel, saan niyo po na-discover tong si Kuya Mike? Nakita namin sa TikTok, napanood namin. First time niyo po ba itong matitikman? First time. Bakit po gusto niyo itong matikman? Siyempre, para malaman namin kung masarap po ano. Trending eh. Siyempre, nakikiuso. Actually, sinend din po siya ng kakilala namin. Kaya yun po. Tapos taga dito lang po kami. First time? Yes po. First time. Actually, tatry lang namin kasi sabi nila from Bicol din eh. Taga Bicol kami. Itatry namin. Ano talaga. Legit? Legit. Gano'n ka excited na matitikman mo yung pinipila mo? Super excited naman kasi ano, pride eh. Pride. Magkano yung income nung unang araw mo pala? Nung first day ko po, kumita ako ng ano eh, ng 15K net income. Sa loob lamang po ng ano yon ng 5 hours. Nag-upisa kami ng 3 p.m. hanggang ano lang kami, 8 p.m. na sold out po kami. Kaya on that day, nag-decide ako na ito na yung pinagpipray ko kay God na ano, mag-stay na sa Pilipinas. Anong feeling na first time, may mga taong first time pumila, may mga iba pinabalik-balikan to. Ano pakiramdam nun? Ayun, sobrang ano, sobrang saya. So, hindi ko ma-express yung happiness na meron ako ngayon. Kasi niya, sa araw-araw, ganito yung scenario palagi. Laging mahabang pila. So that means, ibig sabihin, nasasarapan sila sa, ano, na, sa pagkain namin. Salapi, napakaraming paraan mo kang magmadali. Kung di mo susubukan ay hindi mo malalaman. Tandaan na hindi sumusuko. Kuya Mike, ano ang puhunan ni Kuya Mike's pancit ba to? Tsaga. Tapos, ayun nga, sipag. Yun ang pinaka number one na puhunan ngayon. Kasi sa gantong ano, sitwasyon, yun nga, bilang owner, ikaw yung magluluto, ikaw pa yung magsiserve, parang gano'n. Na kailangan mo i-maintain yung good image mo sa customer. Yun nga, tatlong minimaintain namin sila, mura, masarap, malinis.